Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Christine and if you're new here, please don't forget to like, subscribe, and click the tiny bell para maging updated ka sa ating pang mga susunod na mga video. So for today's video guys, finally, share ko sa inyo kung ano ba yung aking mga kinakain, lalong-lalo na kapag fasting time ko na, kapag natapos ko na nagpa-fasting o nagda-diet guys. So, ayan na nga guys, lahat ng ito is yan talaga yung mga kinakain ko. Ipapakita ko din sa inyo yung mga pictures ng aking mga, dahil nga pinicturean ko talaga yung mga kinakain ko guys, kung paano ako ko ginawa yung aking mga kinakain no sa pag-fasting time. So, una guys, kapag gusto mo talaga na bababa yung timbang mo kahit pa napapasting ka, tapos kung sobra ka naman kumakain o over ka talaga kumakain, is hindi talaga yan gagana. So, kung gusto mo na gagana talaga yung pag-fasting mo, is kailangan kontrolin mo din yung sarili mo sa pagkain, no? Okay, so ano-ano ba yung mga pagkain na dapat nating kakainin dito? So, una, make sure mo na alamin mo kung ano yung mga high calorie or yung at kung ano yung low calorie na mga pagkain. So una guys, sa mga high calorie, example lang ito is yung burgers, pizza, ganun, sobrang napaka ano talaga yan guys, sobrang napaka ano taas ng calories niyan. So kailangan na wag, pwede ka namang mag-cheat, hindi sa relasyon, pero sa guys, sa pagkain, pero hindi talaga always, hindi all the time. So kailangan na kailangan na sa isang buwan merong dalawa or tatlo lang, sa isang beses, sa isang ganun guys, ganun yung ginawa ko. And worth it din naman guys, dahil nga feeling mo lang naman yan na nagugutom ka, pero sa sa totoo talaga hindi, sa utak mo lang talaga yan na so gusto mo kumakain dahil nagugutom ka, pero ang totoo is hindi. So anyway, ano ba yung kinakain ko? Una guys, make sure mo na kumain ka. Ito yung kinain ko guys ha. Pwede yung tuna, yung canned tuna. Pwede mo siyang kainin guys. And then, ano pa ba yung lettuce, ganun. Pwede guys. Yung alugbati, pwede. Yung guys, sa akin, kumain din ako ng yogurt guys. Tapos nilagyan ko ng, nilagyan ko ng chia seeds and then banana. So, yan yung kinakain ko mostly guys sa umaga. Okay, mostly sa umaga kinakain ko yan. Tapos, ayun guys, drink more water talaga. Okay, drink more water talaga. Kahit pa nagpa-fasting ka, nag-fasting ka, basta water talaga ang isa sa mga effective at importante guys para ma-feel mo na mabusog yung iyong, mabusog ang iyong chan. Okay, mabusog ka. So, water talaga din guys. And pwede ka din uminom ng green tea guys while nagpa-fasting ka or while nagpa-fasting ka, ganun. Wala din naman problema. So, sa akin guys, hindi ako uminom ng green tea dahil nga, mas prefer ko yung water talaga. Pero kung gusto nyo din ng, gusto nyo ng green tea, pwede. Black coffee, pero make sure mo na wag lagyan ng asukal. So, isa sa i-avoid mo guys na dapat hindi mo talaga kainin is yung mga matatamis. Okay, kahit anong klaseng matatamis, wag mo kakainin. Sa chocolate guys, so kahit pa, kakao yung, sa chocolate guys, dahil hindi ganong mataas yung calorie, pero isa din yan sa makapagtataba guys, dahil yan yung kinakain ko guys. So parang feel ko na ayun na dark chocolate talaga siya, so mababa yung calorie, pero guys, hindi tataba ka talaga. So kailangan na iwasan mo na lang. Okay, iwasan mo na lang guys. And ang kinakain ko din guys, pwede yung fish, yung isda guys, instead na sa mga red meat. Okay, instead na sa mga red meat. So na lang guys, isda, tuna, pwede din yung sardines, tomato guys, egg, boiled egg, mas mabuti kumpara sa omelette. So boiled egg guys. So pwede din yung sa prutas naman yung kinakain ko, konti lang, watermelon, apple guys, isa yan sa mga good na kakainin, apple. Tapos,
ano pa ba? Banana, guys, okay din, pero wag too much, okay? So kailangan na kakain ka nito, pero alamin mo yung limitado dahil nga ano mo, guys, make sure mo na 1200 calories lang yung dapat iti-take mo sa isang araw, guys. Okay? 1,200 lang talaga, guys. Hindi na pwede lalagpas. Dahil kapag lalagpas, guys, is mag-steady yung timbang mo or ano, mag-gain ka ng weight. So, kailangan talaga, guys, na make sure 1,000 calories kung ganun, guys. Sa akin, guys, ano, parang mini-make sure ko, guys. Nung una, okay, sa dalawang weeks, yan yung ginawa ko. Sobrang ano, hinigpitan ko talaga yung sarili ko, guys, na hindi ma ano, hindi ma-temp. Pero kalaunan, guys, dahil nga alam ko na yung timbang ko is nasa 44 or 45 na. So minsan isosobrahan ko ng pagkain dahil nga hindi maiwasan, guys, dahil maraming mga temptation talaga sa kapaligiran, guys. So hindi maiwasan. So ano, yan yung ginawa ko, guys. Kakain ako ngayon, tapos kinabukasan is hindi na naman, tapos kakain kinabukasan, ganun. Ganon yung mga routine ko, guys, pero so far okay din naman yung naging resulta dahil alam ko na ano. Paano ba nalaman na naging effective? Dahil ano, guys, bumili kami ng ano, timbangan talaga, guys, para alam ko talaga and ma-make sure ko kung bumaba ba or tumaas ba, ganon. And make sure ko din na kinontrol ko talaga yung aking sarili. So i-search nyo lang dyan, guys. Pwede kayong mag-google, i-search nyo kung ano ba yung mga low calorie na mga pagkain at yung mga high calorie. So iwasan natin yung mga high, guys, lalong-lalo na talaga yung ano, guys, yung mga mantikain na mga pagkain. Isa yan sa mga magpapataba talaga sa atin. And alam nyo, sobrang hirap talaga na ano, sobrang hirap talaga na ano, parang tunawin yung taba, guys, as in isa yan sa mga pinaka mahirap. And sa akin ngayon, guys, okay din naman yung aking katawan dahil makita ko na parang meron ng curve, char. So ayun na nga, guys. And then isa din sa mga na feel ko, guys, dahil nga meron akong dalawang dimples. Meron akong dalawang dimples. So, noong hindi pa ako nagda-diet, guys, kahit magsalita ako, mag-smile ako, is hindi na makikita yung dimples ko, guys, kung hindi pilitin. So, ngayon, guys, kahit magsasalita lang ako, is makikita ninyo and much more kung ano, mag-smile na ako. So, makikita nyo talaga, guys. So, isa yan sa mga na-feel ko, ay, bumalik na yung parang kaunti kong katawan. Pero goal ko talaga, guys, na ano, yung timbang ko is nasa 43. Ganun, 43. 40 to 43, and alam ko na yung iba dyan, ha, bakit ganun-ganun, pero yan lang yung goal ko. And ayun, guys, so ano, gusto mo siyang control na yung sarili mo, dapat alam mo and gustong-gusto mo talaga, okay? Pero kung ayaw mo naman or hindi ka happy, huwag mong pilitin yung sarili. So kailangan, guys, na gusto mo talaga yung ginagawa mo or gusto mo ma-enjoy mo, na-enjoy mo talaga. Hindi yung pinipilit mo lang yung sarili mo, guys, dahil nga gusto mo lang na ano, gusto mo lang na ma-prove sa kanila na gano'n, na pumayat ka gano'n. Huwag gano'n, guys. So, kailangan na i-love mo yung sarili mo. And wala naman silang paki sa inyo kung tumaba ka ba o pumayat ka. So, mga maritis lang talaga yan sila, guys. Okay? So, ano, importante, i-love mo yung sarili mo. And ako, happy ako dahil, ayun, gustong-gusto ko lang talaga din na bumaba yung timbang ko. And happy ako, guys. Hindi dahil nga makareceive ka ng mga papuri sa iba, kundi happy lang ako sa akin sarili. Okay? And kapag magpa-fasting or fasting ka pala, guys, isa sa mga makukuha mo is parang makapag-isip ka ng mabuti. And ano, kahit pa nga nagpa-fasting ka is, ayun, guys, parang yung katawan mo is hindi, ano, hindi ka tamad. Dahil nung una, nung hindi pa ako nag-start nito, guys, is ano talaga, kapag lalakad ka, parang sobrang hingal-hingal ka. Kapag lumakad ka na, kahit nga hindi kaano kalayo, mahingal ka, ganun. Pero nung nag-start na ako, guys, parang bumalik na talaga yung energy ko, guys, noong dati. So, yan lang, guys, and I hope na makatulong ito sa inyo, and ciao! Mahal lang ito sa paraan, ako lang ang nakakaalam.